Praise God. May hapon sa tanan. Mga anak sa Ginoo nga gwapa ug gwapo. Okay. So, may hapon po sa mga viewers sa YouTube. Sa ako nga sa mga viewers na to diha sa Singapore. May hapon sa tanan sa mga listeners, natin listeners sa direct from Singapore through sa vlog na ko nga Nerians. Okay. Kumusta man ang atong Domingo? Madawagod ba mga anak sa Ginoo? Okay kayo. Okay kayo. Kanan yun. Yung sa'yo mga first timer sa akin, wala na. Asa man anak? Ah, okay. What's your name? Say kanan. Yung under? Ah, okay. Welcome to this ministry. Okay. Dr. Palma. Eh, ako tagapagpak ang Ginoo sa akin. Nang malipay ta tungod kay niya na tayo katapos sa mga adlaw. O gatong gidesire nga daghan nga makatawhan padala sa iyo. Amen. Padawon sa kotak. O mahimo atong siruhan sa Satanas ug miyembro. Duha ra magoni, Kingdom of Satan o Kingdom of Jesus Christ. Kitang tanan sa una, no? Musugot tayo sa dili. Sa wala pata ni Kristo. Na atay relihiyon. I don't believe kitang tanan. Ay, dagat. Kitang tanan, kung sabay namin, na naadi ni Hawaii relihiyon. Kitang tanan na tayo religion, right? Ang pangotana, tanan ba na relasyon ni Kristo sa atong Father? Nabay relasyon na to sa Ama, pinagi ni Kristo. Wala. So, matod pa sa James chapter 1 verse 26, unsa ba ang putke o tinod na relihiyon? Isa itong nabasa sa Santiago 1, 26. Ang tinod na relihiyon, na gusto sa Ama, katon, nagatiman sa mga ilo o mga balok, o katong mga tao nga naglikay na mahugawan sa buhat ng kalibutan. Nakuha ba? Sa una, we belong to the kingdom of Satan. Because of Adam and Eve, kitang tanan. Kaya, ano na lang ang ginawa ng Ama? Grabe ang atong Ama sa John 3:16. For God so loved the world. Kay gihigugma sa Ama ang katawhan. O tungod sa inakong gugma, unsa na po? Gihatag yang iyang buktong anak na si Ginoong Jesucristo. Ang iyang begotten son, 10 times nga kabugaton. No? Para asa? Ano iyang magyatag si Jesus? Para katong nito misalig ni Jesus, makabatong kinabuhi, naway katapusan. Para di malaglag. Saan ang laglag? Para di ma-impyerno. Kundili, makabatong no, kinabuhi, naway katapusan. Lagtod nga pa kay istorya. Gibog pa sa amahan ng tanang mga tao sa kalibutan. Tungon niya na iyan-iyatag si Jesus. Aron sa tanan niya, mutuo ko salig ni Kristo. O sa atong saligan, ang iyang mga pulong, o gayang gibuhat sa krus. That was for us to be saved. Ang iyang pag-ula sa dugo. Aron nga sa tanan ni salig, dito niya, dili may impyerno, kundili mahilangit. Mao na yung tinod ng mensahe sa John 3:16. Mao na yung laktod ng pagka-istorya. Nakuha! Pero karon sa diha nga na-connected na ta sa Ama through Jesus Christ, makabatong tag-relasyon sa atong God of Father. Pinaagi sa atong pagpahari ni Kristo. Pinaagi sa atong pagsunod sa pagtulunan ni Jesus Christ. Nga itong mabasa sa Bible. Kaya na yung mga anak sa Ginoo. Nanatay-relasyon sa atong magbubuhat. Pinaagi sa atong pagdawat ni Kristo as Lord and Savior. O pinaagi sa atong pagsunod sa iyang mga pulong na itong i-apply sa itong kinabuhi. Kaya, gikan ta sa Kingdom of Satan, gidala ta nga ito sa Kingdom ni Kristo. Kinsay malipo. O ngayon din na, katulang ng pahari ni Kristo, maura'y may mong qualify for the coming caught up. Sa na caught up? Sa gawin.
Usa pa, old terminology, rapture. Tanan na pagkasabot, unsa nang kontak, unsa nang rapture, unsa nang saklaw. Hello? Mubalik si Kristo, pero dili mo tunog sa yuta. Ato na siya sa panganon maghuwan. O kato nakaplagan nga andam. Kato nga andam. Naglimpyo sa ikin ako yung matagadlaw o nagalaga ni Kristo, patinunanon. Katong nag-loyal o nag-faithful ni Jesus, katulang sila yung musulbong sa taas. Matupad, at the twinkling of an eye, ang pagbalik, ang musulbong ta sa taas, although niya ay second floor, ninth, third floor, ninth, fourth floor, nanong, manong makalusot matani, kaya nga naman, utagbota ni Kristo sa kapunong-punawon. Kung sabi tayo na taglawan, mamatay ba tayo? Dili. Di ito mamatay physically, pero mabago ang atong lawas. From incorruptible body, from corruptible body to incorruptible body. Sa mga, pulihan taglawas na dili na madunot. Di na mamatay. O niya, sininaan tagputi. Kaya panahon sa cut-up, tanan nga atong gisunog karon. Blazer, dress, tanan na itong aritis, rino, tanan-tanan, mabili na siya. Even ang atong mga underwear, mabili na siya. Maghubo ba itong matubang sa Ginoo? Bili. Pulihan tag sapot na puti. Kaya ang tanan na cut up, puro na gisunog puti. Para asa ba na? Kung sa'y katuyuan ni Jesus nga iya matagpuhaon para makalikay ta sa gitawag o great tribulation. Dakong kasakitan. Nay coming 7 years tribulation. Pero ang 7 years gihati sa duha. Kaya duha ka 3.5 years. Pero kitang tanan, muagi gyuta sa first 3.5 years. Kaya ang pagbalik, ang paghari ni Antichrist, kaya pagbalik ni Jesus pag-ani niya, sa diha nga mahayag na si Antichrist. Sa diha na nga matukod ang gitawag o ikatulong na templo sa Jerusalem. Wala na templo karon na nabungkag ang templo panahon sa kamatayan ni Kristo sa Cross of Calvary. Narumpag. Tungod sa grabing linog, wala na nabilin ng mga kuan, mga bumbong. O sa Wailing Wall, wala na. Kaya sa diyan na matukod ng templo sa Jerusalem, pagbantay, mauna din na, gamay na lang. Ngano, anak mo hari si Antichrist, anak maglingkod, siya anak mag-office. Kung matun pa, magpahayag siya. Sa liha nga, ma-reveal na ang Antichrist, anak pabubalik si Jesus. Wow, para dili na ta maka-appeal sa ikaduha nga ito ikaduha nga tribulation, that is great tribulation. Nakuha ba? Pero kita tanan maka-appeal kita sa first tribulation, that's 3.5 years. Kaya nga ang ato karon is palipunay sa ato pagtuo pagsalig ya kag Kristo. Kaya kita tanan dili malikayan mo agi kita uyog. Uyugon gini atong pagtuo niya sa Ginoo. Kay aron ang mabilin. Matupad ya sa Bible. Kato lamang nila hutay, may maluwas. Ano? Lately lang ay yoyo ng leader. Why? Because sa among panahon, sa una, ako'y unang iuyog. Ako'y pinakaunang iuyog. Kaya magtira magibay. Patibayan ang loob sa pagpangalagad sa Dino. Diyanad na tanganuman kaysa sa panahon na si Antichrist maghari na ugos na ng tatakan ka o microchip sa imong tong kamot o sa agtang o niya o weak kag emosyon. May ganun mo ka na pagkatas o niya anong panahon na, di magkapili mo palit. Di ka kapalit. Di ka makanegosyo. Di ka maka-travel without the microchip.
sa totoong kamot ng salita. O niya, wait ka di emosyon. Hala, patatak na lamang ko, loyang na na, way gatas. Hello? O katong natatakan, mati pa sa Bible, wala na'y kaluwasan. Kaya, mga nanay, nanay masuso, kaya sabi ng Panginoon, nooy katong mga dunay, mga masuso niya ng adlawa. Hello? Masabdan. Kaya ngayon pa lang, mag-learn na ta, tibay ng dibdib. Kaya nga no, ang tanang magtotoo, sulayan kayo. Nagiging pagsulay. Pero ngayon ang Bible, gunahan ka to, nakalahutay. Katong niaging pagsulay, matutban ni Pedro, First Peter. Nakuha ba? Kaya, huwag mo ka, ano nga, musuway pa lang ka fellowship, naanay, naanay mag-ano sa iyo ba? Kung saan mo reliyon ron? Lain na rin ang reliyon, di ba? Naanay mo, usig ni mo, kumbaga, it's part of our Christian living. It's part sa atong pagpangalagan. That's persecution. Pero alin mo ng Ginoo, Matthew 5, 10 and 11. Ulahan ka to, ginalutos, tumot ka na ko, kaila ang gingharian sa Diyos. Nakuha ba? So kaya, kita tanyan ba ang higit ang pag-uyo sa itong pag-uyo. Kung diha sa mga problema, trials, challenges, diha ta makabatog kalimpon sa itong pangalagan sa Diyos. Amen? Why? Because we are not serving our leaders. Kaya tayo nag-serve sa man and woman of God, but we are number one serving God. Kaya, this afternoon, our topic, wala pa dito ka-move on, the importance of faithfulness. Why? Matupasin po lang, kato lamang loyal o faithful, sila lang ang makadawad sa ganti. That's eternal life. Nakuha ba? Kaya, welcome to this ministry, Jesus Lord and Deliver Global Harvest. This ministry is non-sectarian, non-denominational. What are the means? Tanan dawaton. Bisag Muslim, as long as nangitag ka matuuran. Wala ta dire, dili dawaton. Tanan mga tao nga nangitag ka matuuran, tanan mga tao nga nangitag Dios, dawat kanan. Kaya ayaw mo kaulaw. Faban. Okay, so, kung ayaw mo kaulaw, because this ministry is not membership, but this is our family. Pamilya kay taan. Kapuso ka pamilya. Ano, mga itsoon niya sa Ginoo, pamilya ka sa Ginoo. So, kinsa andam na nga maminaw sa mensahe sa Ginoo ni kahaponon. Okay. Thank you, Lord, for this wonderful afternoon service, Lord. Thank you so much, Holy Spirit, that you are here in the midst of us. Ginoo, salamat ikaw mag-a-apply sa tanang isipan, tanang mga spiritual ears and understanding so that ikaw din mo mga istorya, kanila o Diyos, wala kumasayon sa ilahang kinabuhi atan. Nasayon ka, Ginoo. Salamat kay ikaw magatagbo sa ilang spiritual needs. Ikaw muna, thank you, Holy Spirit, for wisdom. Ngayon mo ibuho sa mga kusa so that they can apply the information or knowledge na ilang ma-learn ikaw po nun. O salamat po sa protection covered by the blood of Jesus, ang tanan na niya nilihi sa pangalan Jesus. Amen. Ito maglangan. Kahit taas-taas itong topic, o mahuman ko, o kalas, kalas 4 kapit. Wala pa tayo third service. Okay. The importance of faithfulness. You know, church, sa diha nga, nagtuon o nag-calcult is kita sa itong mga Bible. Anyway, isa niya mga Bible sa balay. May mga Biblia. Okay? How about others? Okay. Sa diha nga nag-study ko sa Bible, there is a book of Proverbs na ay word nga faithfulness and loyalty 4 times ni nga ginisutan sa Proverbs. Na ay kapares nga ang faithfulness na sa kapares nga loyalty.
nagbuwa ko ng loyalty, faithfulness, dili. Once na faithful ka, meaning loyal ka. Once na loyal ka, meaning faithful ka. Tama? Kaya, nagkuyog yun yung buha. Ganun man, tungkol kay ang loyalty o faithfulness, mag-uban din na sila. Urag ba ng asawa ba? Okay, congratulations sa ikasal karong Thursday. Kisa ganitong kasunod ng Thursday? Kisa ikanong Paris. Praise God. So, marag si Pastor, abang kong kasalin niyo, pero si Apostol mag-upelman. Oh, maigo raman si Mustaas, no? Anyway, kung may tagkaon, pwede din sa second floor, mag-cater din sa second floor ako sa taas. Oh, congrats, at least, no? Nadutla na dyan mo. Isa nang wala pa'y kasali, ha? Hinahinay na mong ano? Para panahon sa rapture, ko tapoy mong mabilang. Okay, no? Sama na. Kaya nga naman, sala ang mag-ipon-ipon. According to Galatians chapter 5, verse 9 to 21. O isip mga anak na mo sa Ginoo, so you must apply what the Bible isulti sa pulong sa Ginoo sa iyong Bible na ayusun ang dapat ayusun. Praise God. At least na anayin response how among others. Musulod na mo. Tuloy-tuloy na. Anyway, wala may bayan ni kasal sa tua. Wala bayan ng pastor, wala pa'y bayan ng venue. Ang inyo lang is, si Numar, meron school, alam sa'yo na na, ka ng birth certificate. O niya, umenta kaon, nalira man na. Naman may mga cell leaders, di ba? O, pila mo kabuhok sa inyo hanga house church, matag, 20 mo. Kanang 20 ka, mga members sa house church, kanya-kanya dalag pagkaon, sold na. Pero mo rin-catering mo na, baliwas catering. Okay, so much for that, siya parang nata. Okay, there is a Proverbs chapter. Managing ano, faithfulness in the book, Proverbs. Proverbs 3, verse 3 to 4, basa tanan. Sabto na to. Dili ko no na to. Biyaan o bulagon ang loyalty and faithfulness. Para dili yun na mawala na to sa gibuhat. O sa itong baton. Bandan. Around your neck. Sa itong ba itong ikwintas. Para di itong balintan. No? Atong ikwintas ng loyalty and faithfulness. O niya pagkahuman. Isulat sa tablet sa atong kasing-kasing. Sa unang panahon sa Genesis, ang Ten Commandments, asa nakaukit? Sa bato. Ganong bato? Sa unang nagbato, yahon, ang atong Bible, nalang nagbato. Pintig bugata. Kay bato. Kaya nakaukit sa bato, di na mapala. Ang nasa Bible, pag mabasa na, posible pang mag-blurred siya. Pero na yun sa Proverbs, isuwat sa itong kasing-kasing. Ang ulo sa Ginoo, labi na dyan ang loyalty and faithfulness. Para asa man, kung sa purpose, so that you will find favor. Aron ta na ay pabod sa Ginoo. O sa may inyong gusto, blessing or favor? Kisa'y gusto blessings. Kisa'y gusto pabor. Nga nung gusto man mong pabor. Unsa may kalahian ang sa blessing o favor. Masuras, feeling that. Of course, feeling that. Wait, sila. Pero what is the main yun nga kalahian nila? Ang blessings, pwede maulot. Pero ang favor, di yun na, mahurot nga, no? Bisan asa ka mo ang tunga lugar, pag napabul sa Lord, i-bless ka sa Ginoo. Kaya ang blessing, pwede na ma-forfeit pag di na tamag loyal. Nakuha ba? Palagi ng anointing,
anointing to cast out of demons, anointing to heal the sick. During 1980s, ang anointing nila sa una is kitawag na siya o resident gift. Gasa na. Kaya naadiri na usa ka church nga ilan akong nganlan para to protect the name of the church. Naay church somewhere here in Tagbilaran nga grabe, ang dihog mubuhi o patay. Pila kapatay ang nabuhi because of the anointing. Daghan na ayong sakit. Pero nabot sa time nga ang alagad sa Ginoo wa na nagtarong pagpangalasan. Daghan ang mga psychic nga, mga chicks-chicks pa yan. Ang asawa mo, upon. Pero pati nga lang ang parahon sa ilahang crusade na ang nag-break ang power sa Lord. Hello, nakuha ba? Nagsalig kay Lord, pamadayang Ginoo, bisan pang kasa ata. Pero sa atong panahon karon dili na resident gift. It's by presence of God. Pag wala ka na sa presensya ng Diyos, kaya nakargahan, mga nagsagin, saan naman in Jesus na labas? Mukatawa ka. Lampas. Hilas-hilas ka palabas. Naliwang ka upan? Maan na ganyan mo niyo. Kasi gusto mo tanaw deliverance. Kasi gusto mo tanaw o deliverance. Tapos come on. Hello. Panahon sa divine encounter na naman. Pero sa Lord. Nauban na piting isuga. Hello. Nakikita ko ganang hard-headed demons. Hindi ko na sir. Gahimugin nga dito niyo ba ganang stubborn demons. Bisag isahon sabi mo palayas, layas, kinsa ka? Tatawag, wala ka Korean na. Pagka mag-Korean, in English na. Iyan na sa usa ka alagad. Magpinisaya ka in Jesus name. What? Wala na. What? Say, what ya? Magpinisaya. Bakit tatawag, magpinisaya? Oh, kama, umalik lang magpinisaya dahil yan naman ang yawa, musunod na limong pagnahiyo. Hello? Kinsa ka? O, niyo sa ating mga ngalan sa mga karakter sa TV, Korean movies. Ganun nakasood ka? Ang adik pa ni Korean movie. Napoy, anong kajong reading list? Slang kayo. Gawas sa ngalan sa... Niko! Demonyo ka na? Hello? Kaya you must learn how to cast out demons. We need the anointing. Naana tayo power and authority. Tanang believers of Jesus Christ, naana tayo gawang mag-utilidad di ka na Jesus. Mark chapter 16, dingon si Jesus, these signs will follow those who believe in me. In my name, they can cast out demons. In my name, they can heal the sick. Sa ito pa, naanan nato ng gagawma. Gagawang nagigang sama, yung gihatag ni Jesus Christ, si Jesus sa pagkayang Diyos lang, iyang gibilin sa tanang mga believers. Kinsa mga believers? Who are the believers? Okay, kita. Kaya, naanan kay authority, magpalay sa gawa. Nga no, ang mabandi ka cast out because we need the anointing. Dihog sa Ginoo. Kung ang dihog makuha na nimo, pinaagi sa imong devosyon sa Ginoo. Law nimo nga pakikilambigit sa Ginoo. Fellowship with the Holy Spirit. Nakuha. Wala, tanaw mo rin divine encounter last week of August. This is very interesting ministry. Hello? Isawa naman ang demonyo. Mata puro na puti. Wala ito. Nasamay mo ba? Tumulagan pala yung mudoon. Hello? Kaya, natin power. But we need anointing. So, paano tayo magkaroon ng anointing kung di tayo loyal sa Ginoo?
Kaya we need loyalty and faithfulness to God. Na sometime. Oh, malitan. So, mga nanang, favor, wala na siya ay kahulutan. Sa nasa ka na napita, na ipabor sa Lord, i-bless ka sa Lord. And good repute in the sight of God and of people. Maayong kakadungganan sa mata sa Ginoo o ganto sa mata sa mga tao. No. Then, next, Proverbs chapter 14, verse 22. Do they not hear that plans evil? Those who plans good find loyalty and faithfulness. Ningon din eh, wala ba masilang masayop? Sadya nga ganunan sila doon? Evil? Kinsa itong nagplano maayo, makakaplan siya o loyalty o faithfulness. Proverbs 16:6, sabi na napaspasan kay. Time is running out. Loyalty and faithfulness, iniquity is atoned for. Ang sa'yo ipasabot, pinaang kinutusdog sa atong pagka-loyal o faithful na ito, palangagad sa Ginoo, ang atong kalapasan na pasaylo or nalungkat. Na, and by the fear of the Lord, one avoids evil. Ito yung dumi. Number one, nga, di na ta makahimog sala. Number one, akong iapo ngayon. Ma-establish ang fear of the Lord sa akong kasi. Nga no, ang daghang mga tao na kako paghimog sala, though, nahibaw ni sila about the word of God. Nga no, ba ng padayon sa pagpakasala? Because they don't have the fear of the Lord. Kaya i-establish ato makasing-kasing ang kahadlok sa Ginoo. Nga nung nga, kahit nag-iisa ka lang, no? Bisa ganyan yung sara ka lang, hinumdumi ang atong ang mga tentasyon nga, ano na, kasunod-sunod. Si Satanas, nagsunod-sunod na na to, like a roaring lion. No? Sa nangitagpok bunod, once na masayok kag-istorya, pasok si Satanas. Pag once makasod ang yawa sa itong kinabuhi, mauna nga, makahimutag sa lahat. So, we know already the word of God. Pero pag naatay kahagyot sa Ginoo, dili yung kamatid ko. Labing lang. Ano mga kamatisingan, huwag hindi mo sarakan. Pero pag niya mo sa church, ay pabiling buutan yung mong kanan. Wala yung buutan pag niya sa church. Pero how about pag outside the church na mo? From Monday to Saturday. So diha ang atong training ground, yung atong testing. Tama? So makita ta, saan na ginusara ka? Pag ikaw na lang isa. So pinagi sa kahadlok sa Ginoo, mo na makalikay ta sa pagbuhat o kadaukan. Tama? Mali. Next. Proverbs 20:28, basa ka na? Loyalty and faithfulness preserve the king and strong is appeal of righteousness. Pinagi ko lang sa ato ang loyalty and faithfulness. Mao na nag-preserve sa king na nagpadayon siya sa ipagkahari. Hindi nga matupan na. O ganyang trono na itaas o na imong matarong. Okay, paspasta. Karon. A story about faithfulness in the Bible. Ang ating scripture nasa 2 Samuel verse 15 to 17, verse 17 to 23. Matupadan niya na King went to court. Kinsa na si King? King David. So, ang atong isgutan, mag-isgut kita kare, King David. All the people after him entered a place that was far off. Okay, kailan to na nangyari? Saliha ka. Ang iyong anak na si Absalom, yung rebuilded niya. Kami ba ang natin na rebuild na siya? 18. And all his servants passed on beside him, nilabay niya, and all the Chirithites, and all the Philistites, and all the Gittites, 600 men which came after him from Gath, passed on before the king. Kinsa ka ni nga tao nga faithful sa usa ka hari. Then said the king to Hittai, the Hittite, wherefore goest thou also with us? Return to thy place and bide with the king.
For thou art a stranger and also an exile. Iman si Jabez, kang itay. Wherefore goest thou also with us? Muban mo ka na mo. Hala, balik sa imong lugar. Pagbalik na to sa imong hari. Kay nga naman, stranger ka, foreigner ka, o sa ato pan-Amerikano ka, Hapon ka, ikaw Pilipino. Okay. And also an exile, nagtago lang ka dire. Pero ang sa isulti niya sa verse 20, whereas thou comest but yesterday, kay gahapon lang ka ning abot dire sa Jerusalem. Should I this day make thee go up and down with us? O karong adlaw, ngayon ka, nakukuyog ka na mo. Gahapon lang ka ni abot, because in what? Ningun ka nga, I go whither I may, return thou and take back my brethren, thy brethren. Mercy and truth be with thee. Verse 21. And Itay answered the king. Sa ito ba ni Itay? And said, samtang buhi ang Ginoo, o buhi ang akong hari, surely in what place my lord the king shall be? Asang lugar na asa ka, King David? Sa kamatayan man o sa kinabuhi. Ingon din eh. Even there also with thy servant be. Asa ka man, mudong kuko, mao kuko, asa ka mamatay, at to kuko. Pero may nungdong to ni, kung ano ni ba, istorya ni, kisa na, kanang binajin nung ni, na, grabe yun siya, ka-faithful siya yung ugangan. Hindi na siya, mag-anak. Tigulang na ko, di na ko makapulos o anak na mahimun ng bana. Na siya, duha ka binaging na, na biyuda na. Hindi na na na. Uli na mong inyo, kay isang pagtagapot anak sa Ginoo karon. Di na mo kahuwat, tuko siya pinan. Na mga nampakul, very possible, kaya tiguan na ko. Kisa ron, kisa maka-relate. Kisa ka itong Bible. Very good. Si Ruth, isa may nga ang saya, binajisa. O sa isulti ni Ruth, ni Noemi, sa mama. Uban ko ni mo. Asa ka magpuyo at tukupuyo. Your God shall be my God. Isa. Ang imong Diyos, mo'y muna kong Ginoo. And your people shall be my people. Wala na siya papugo. Liguyog siya sa kugangan, although wala na siya banan. Pero what is the reward of Ruth? Nakabana siya, oh. King's man, redeemer. Usak ka dato, kaayo, nga si Buwas. Hello, kasi kayo ng Buwas. Kaya kasi na mga wife partner ka ron, pangatuwag kasi sa'yo Buwas, yung kinabuhi. Mabiyuda man ka, madalaga, matanda ka. You know, ang Ginoo, pag unahon na to si Lord, mag-provide siya in your life partner. Kwa ba? Ako, ano ko na nga yung bana? Nag-busy na kong eskwila, ito naman kong eskwila, nag-busy kong trabaho. Ako ba na may nakita na ko? Hindi lang may nakita. Eh nga na, Lord, pag mag-busy na itang mag-alagat sa Ginoo, si Lord na yung mag-provide o kinsa iyang lifetime partner mo. Ako ba? Oo. Mo na. Pag si Lord ang maghatag, the best yun na ihatag. So mo na, na grabe because of loyalty and faithfulness of Itay, mo na na-preserve ang pagkahari ni David. Kung ang maging hari yan, wala ito pakipan. Tungod sa usa ka tao na faithful. Diba ba? Kaya pila tatanan kung ma-faithful ka sa Lord. You know, pag faithful lang dito sa Lord, na-reward. Ako grabe agaho ang persecution sa unang both sides, sa father side ako, as akong pamilya. Naibaman mo, ang sari mga eneryo sa tagbilaran. Alam mo, mga eneryo sa tagbilaran, tagyan mga light shipping, tagyan Aquarius Press, tagyan Ritz Lee,
Mga dato, milyonaryo, pero grabe ka religyoso. Kalatagiya sa Lechipe, 96 years old siya napatay. Pero that time, sige ko bisita siya, mga anfei, ang ita that time, 93, 92, anak, sige ko bisita, kaya nga naman, sige na kong share sa word of God. Pero di ko siya maminaw na, no? Yan, tanaw na ko, di man dato. Pero sila, dato man. Kaya nung namatay siya at the age of 26, wala akong makonsensya. Why? Because I have done my part. Ako bisan-bisan yawan. Kaya nga nung manato pa, kini ko nung may na 90 plus, 10 pesos na lang kuno ng pwede ko yung langit. Ano mo na? Gagawa ko sa budget. 10 pesos na lang pwede daw na. Pero yung langit, pag nana ng idara, outfit na ng mga matay. Kaya blessed kayo mo mga idaran na nangalagan sa Ginoong Kanon. Nakuha ba? So, baliktad ba ng tao? Ako'y mong sangyawan, tiguwang ako. Kaya mga bata noon, na kung kailan ang mga tigulang dapat nato sa sangyawan. Kaya nubo na lang ang ilang panahon. Karoon bitaw, karoon lang ko, ganyan na lang ko nakarungog. Nakarisip ko sa balita ba? Ang akong sister-in-law namatay. Actually, na siya stage 2 cancer sa breast. Last, katubang atong giaduan, namatay na ganina yung asawa. Ganina. Naipa-check up sila sa Cebu. Kaya na nakita, dito siya yung utok na something. I do believe, ang yung cancer, hidangan sa utok. Yan kay gahit ng saniyawan. Pero nakashare ko sa yung asawa last year. At that time nga wala pa yung bana kay Simon, maniyang bana ako nasuon. Karoon kayo nang retire, maniyang bana kayo. Sa pa kayo? Yung ibalik barko ba? Kumbaga, nailunaan naman sila. Yung mga anak, puro na naiprabaho. Kumbaga, naman sila sakyanan. Ngayon, malay, ano ba? Karoon ang misyeran about the word of God. Sa loob na ba? Ang hitabo is, yaway kong taman-taman sa umagmuan. Kayo sila ang buris. Grabe ka, resistant. Kaya ang tao ganit na buris na siya sa word of God, kung sa inaangin na na, spirit of Antichrist. Mga inubag-bagin, Antichrist believe. In short, kiaway cukup taman-taman sa umaguwang. Ngang tumo na to yung asawa, kahit follow-up na ba, kumbaga. Kahit saan ba kung kasi, Yeche, balik na po, matiwas ba? Ayay, kaya naman umaguwang. What's going on mo? Kaya ibuk mo ako. Karoon na matay, wala pa yung lumago na. Ayan na matay. Ang paglong yagni, pa-check up na ba? Labong na yung machine, 250 na bayad. Di nakakuwag bugo nga na rin. Di pag-adjud kay, ay day, nami doktor. Nana, doktor. Pag-abot sa Cebu, mura, kalima naman siguro ang last session, kanang dilikem mo, kanang laser. Ayan, kaya gisaw man o COVID, severe anemia. Nga na, ito ng COVID, diba? Severe kanang pneumonia, patay. O niya, di man pwede giuli ang patay lawas kaya sumugong man. Cremation is 70,000. O niya, isuot ka nitong freezer, 7,000. So, they need 77,000. May nungdong na to sa kayo. Ano? Ang mga tao ng imperno, natutpak. 1,000 times ang ilahang grabe ka. Kung baga, ang ilang utok ba, may nungdong. Sa ilang kinabuhin. Hindi sila kalimot, ang ilang life, din sa yuta. May tayo pa, makalimot pa ka, pero sila dili. Sensitive kayo sila. Alang kalang dito, spirit. May nungdong na to sila na doon. Kay kung unta na minaw, at least makita sa machine na nilibrin siya. Kaya pag-inan, sis, o chief, laghanan na libre ano ng mga cancer patients. Muna, nindot po ni kaway side effect. The longer you take the PSP, the younger you become.
the younger looking you become. The more ka magamit ani, magkabata o magkabata yung dagway. Isa pa kung nag-exercise in time, yung dagway, 40. Why? Because it is the food for our cell. Diba ba? Mauna siya ay mo-repair sa atong cell na na-damage. Nakuha ka sa hotel. Dapat ang atong gitik ng food, tambal. Diba ba? Dili kay ang atong gitik ay tambal sa sakit ko din. Ang atong gitik ng food, food for our cell, food for our body. Arwa ko ngayon, naana po, negosyo. Wala, ang ako lang is, we have the accountability sa Lord sa ating lawas. Tinod yun ang Bible. Don't you know that your body is the temple of the Holy Spirit? And those who, matupadya, kinsa tong bumuba sa templo sa Diyos, pagalaglagon sa Diyos. Meaning, pag mag-abuso ta sa lawas, then we have to suffer the consequences. Nakuha ba? O niya, kung saan man, ang itong pag-abuso, ikawon o mga kontra sa lawas. Kung saan na? Tubig palanda na itong giinom. Zero mineral na. Dead water. Kana? Dead water na. Acidic. Asa pa yun na? Kidney. Kaya uso ngayon ang dialysis. Why? Sige ka ginuman na. Unsay number one na ingredients na mga mineral water, sinakusako nga asin. Pagbatay sa agaw. Plus, buhagi pag 18 stages. That is called macro-clustered water. Sa mana, initake ni mo, anak, muditsor na sa pantok, ehehe. Kaya, kasagaran mga tao, dehydrated. Eh, di namin manginom, anak, may ba'y tubod? Rupilihan ko ng tubod, ha? Masisigil, inuminom tubod. Dito sumahan na din, nalibang, napatay ko ng bakterya. Ang bakterya ng tubod. Kaya ng tubod, yung gigan sa bato, ba? Ilaw, palayanan ko na na. Bajan spring, binupyo ko na. Among gitisingan, bitaw. Nature spring, kanangyanan ng tubig, kangin water, gripo ng tubig. Ang gripo, alkaline. Usog yung siga. Ang kanilang water, magyapon alkaline, blue ang color. Usog yung siga. Pag-abot sa, anong sa namataan eh. De, parang isa itong health. Yan ang iskot mo, tagamatay. Ganun namatay, abusos lawas. O sana, nga inundan. O niya, sa pa. Yung isinga na muna, yellow, meaning acidic. Nag-inom kag acid every day. Kaya di na angay tam-ingon o mineral water, dili na dapat ang alan ng dead water. Unsa po na ang mga tubod, mga kanger, wako na, imunin nyo ha? Imunpalitan mo yung machine. Matay minis, niyake na siya process, kanay mo siya ang alkaline, tapos napag yun siya yung pH, kanang tutawag na to, nasa mga ibutang na magayos mga sakit. Ito siya, micro-clustered water. O sa ito pa, nanotechnology. Na pino kayo nga, inong-inong nyo na mo, penetrate na sa tibok nyo mong lawas. Kaya mapilapa niya ang 70% water sa mga di. Nasa water. Kaya naghanap po na ayok. Plus, kanan mo sa linas, mga, gitawag naman ang funeral foods. O saan ang funeral foods? Hotdog, mga sardinas, kung saan ito matuwa na? Wala. They are chemically processed. Kaya nakaong ka chemicals every day. Tapos butangan pag yung bitsin, butangan pag yung magic sawa. Ayay. Hello? Kita na tayo sa machine. Why ba? Maalim na na. Pati smoke, kita. Pati nang sige tag-sermo itong mga sige na, mga der, mga sunrock, kita. May matago. Hello? Ganun man. We have to take care of our body. Kaya back to, ano na ka? Back to organic. Kaya na-formulate ko karon of organic na tambas ito. O tambas sa heart.
na ako'y i-formulate ko tambal sa heart, tambal sa high blood, tambal sa diabetes. And it's all by ideas sa Lord. Nakuha ba? Nga naman, kaya kita manumagkas Ginoo sa atong lawas. Pag yung sarato ay atong lawas. Butang ang pag mga drug-druga, butang ang pag bino, ay samot na. We killed our own body. Pero salamat na lang sa Lord at tanang mga na-born again, ni Hunong na sa Bisyo. Nakuha ba? Okay, so yung anak ng mga anak sa Ginoo, kamauna mo ang pinsel ng lawas. Dahil ako sa isunti dire sa ang baligtas ang isuon. Mga nagito, kaya na no, kasalig sila sa itong synthetic product na ito. Huwag ang synthetic products, it is chemically processed. Na natuwa ka nga, mamaayo ka ng sakit, huwag ka kayo mo, ginugangan ka na ang sakit. Ano? Muna, akong ika-suggest sa inyo ha, balik na mo sa mga organic. Kaya nga, bihatag sa Lord ang mga fruit trees, mga vegetables, mga fruit trees nga na-seed in it, na-liso. Nga nag-itoy mga liso para reproduction, hindi lang. You know, kung sa'yo nasa liso sa mga seed na ay vitamins B17, anti-cancer. Pero dilita ng seed, pili ka unon. Kasi yung mga, ay, mga pastora, pwede tanang seed ka nun na, hasta seed sa, oy, kanang seed sa apple, di na pwede ka unon. Masaya na yung makahilong. Kanang seed sa pakwan, kauna na. Kanang seed sa kanang, kanang itong, lemurag? Kasi nga, nanamurag? Kanang mga September, bitaw, kasi nga na kanang lemurag, kabungot, kanang nanam, kanang murag. Sa orangutan, makaunang iso, anak. Vitamin B17 that's anti-cancer. Hello, nakuha ba? O, kanang seed sa mga sunflower, makaunang po lang siya. O, yun una. O, natin taga-exacta na si Ma'am Malot Monay, analyst, 1P analyst. Mubasa. MRA machine. So, nakuha na mga isoon. O sana sa pagi nga nag-take care ta sa itong body. Ganun man, sana nga na-born again ta, dili na kita tagiya sa itong lawas. Ang ginawa na. Hello? Kaya, sa itong mga napay-bisyo, namudami na nga. Kaya ginoro ba, mabadlong. Pero panahin mo na kaanak sa Ginoo, ang Ginoo mo badlong. Pero kaysa badlong mo sa Ginoo, katulang nahimo niyang mga anak. Pag di ka pa anak sa Ginoo, pasagdan ka sa Ginoo. Di ka niyang lagutan. Kaya kung gibadlong ka, praise the Lord. Ginoo anak, tukuni mo Lord, kayo mo kung gibadlong. Diba? Kamu mga tatay, mo badlong ba mo sa anak yung silingan? Hala, badlongan na rin, sulungod ka sa pagpaana. Pero pag anak kasi Ginoo, pag natigay mo di maayo, badlong dito sa mga. Na-adjoy mga consequences. Nakuha ba? Kuma na din yun, no? Na nakita na to, okay, parenta. So, unsa ba kini faithfulness? To be faithful is having or showing true and constant support or loyalty. Deserving trust, keeping your promises, or doing what you are supposed to do. Ano ibig sabihin? Para maging humble ta, mauna ang makabaton or pagpakita na ikaw tinud-anay o kanunay kang nagsuporta o loyal ka na mo'y loyal sa dili maayo. O ayaw mo pag-loyal sa mga nautan. Mag-loyal ta sa mga makarong. May uban nga, ay, ang asawa ni Ambak pa si Pedro, loyal mo sa mo Ambak po. Okay, di naman masabot na loyalty ha. Kasi mamislit ko ninyo, wag ko din masabti sa Ginoo, sa tarong, sa pamahagi. So, constant support or loyalty, deserving trust, ang ayan na kasaligan, unya, nagtuman sa inyong mga saan.
Kinsa din yan ninyo na isahan sa Ginoo. Naatagan sa una, pasura, puwe ko, pagayon kung sino pangalagan yung ko. Sure ka? Agyampuan, iayo. Naabang po eh. Naabay na nalagan, wag sa kanino, wala pakita. Even my sister-in-law, katong isoon sa namatay. Namo ko isoon nga kujog, ang kuya duha, agila po mga asawa, isoon. Na duha rin sa kay isoon babae, agila rin po nabana ako kung isoon duha. Kaya ilang mga anak, no, kung isoon, kay parihaga sila, oh, middle name, oh, surname. Duha pa? Din ko nga ang sister-in-law, Chinese smoker lagi po niya. Manglulotos. Katumong ang suno, karong nga naso po, isang niya, wala niya pong asawa po. Ay, nabiyon siya at the age of 16. Nakapak. Tumana din na! Loyal ka! Deserving trust. Tuman kasi mo mga usagisani mo sa Ginoo o nagbuhat ka sa dapat di mong pagkabuhat po na matawin. Nasaktan. Then next, ito pa. We are motivated to be faithful because God is faithful. Nga nung di-motivate na ta, di dasi na tas Ginoo nga may mong faithful. Kaya una-muna, atong Ginoo faithful. Even to the point of death, si Jesus wa mulunga. Bisag si Jesus, kay bawat sa rusa may tabo niya, nga naman, Ginoo siya. Si Jesus, double personality. 100% God. At the same time, He is 100% human, like you and me. Kaya, siya ra'y makasabot na to. Maumit ang paghusga si Jesus, may pag-usga sa buwan. Iyatag sa ama, sa iyong anak. Kaya siya ra'y makasabot na to, kaya siya ra'y ginungan ng mong tao. Nasabot. So, wala niya. Faithful ang Ginoo. Kaya mo mo, katong garden at Gethsemane. Katumitang gaangko siya night before siya i-betray. Nagangko siya dito, di ba? Gaang niya ang singot. Mura nagdugo. It turns to blood. Kay grabe niyang intensive kailan niyang pag-pray. Hindi siya na, Ginoo! Away this cup from me! Impossible! Kung saan ang cup? Di pa sagot? Kasakitan. Ginoo mo, mahimo ko, hari, kasakitan na niya na ako. Ingon siya. Ganun nakasundi siya ito because of sa ipagkatawahan nun. Pero ningon siya, pero ama, ang imong kabubuton may matuman. Kaya grabe ang iyang faithfulness and loyalty sa Lord. Kaya nga nung iya itong ibuhat ni Jesus, kapwede ba ito siya? May nung nadili siya mo antos. Kaya waman din siya pungsa, pero plano din sa ama, mamatay ang iyang anak. Nga naman, kaya kung si Jesus, wak pa namatay, impyerno tatanan padulong mga tao. Ang malangit, Israelita ra. Kita ang mga inter, impyerno ra dyan tatanan. Pero muna nga kung ato itong punan ang Bible, ato naging sabto ng Ginoo, kinadakuan yung tag-utang kabubuton sa atong Ginoong Jesucristo. Kaya kung nilunga pa siya ato, kung nilsurinder pa siya, patay ng tanan. Huwag mabuhit na. Kaya naluwas ta, naruman, tungod ni Jesus na nagbuhi sa iyang kinabuhi, iyang dugo. Katong iyang dugo, ngayon ipaagas yung lawas, kiula dito, mautoy, gibayag, nga gitubos ta sa kamot sa yawa. Dili kwarta gibayag ni Jesus, para lang nga makuha tas kamot sa yawa. Ang iyang dugo mo'y gibayag, kaya nga si Satanas, mahandog siya sa dugo ni Jesus. Kaya there is power in the blood of Jesus. Kaya during our deliverance, during our deliverance session, Panginoon, blood of Jesus, mupurog ang nyawa. Nga naman, pinaagi sa dugo ni Jesus Cristo, kung atong mga testimony, maunay nakapilti ni Satanas. Nakuha ba? Kaya ayaw mo kauwaw nila yung pagmatag mo o kadaugan. Kaya sa iyong pagmatag kadaugan, maunay pagpilti ni Satanas. Hello, kasagan. So mana, no? Na motivated kang may mong faithful. Nga naman, tumod ka natong Ginoo faithful siya. Even to the point of death. Bisag na ibuha natong Ginoo kung saan siya. Kita ka to, kaya ka na to. O kita patay na to, wala na, matay na ta. Pero nga na si Jesus, lugay na matay.
O, di ba? Katong panang pagdati ko, katong ngay, kita mo po, isa itong muli, kita mo. Yung sa siya pagpantos, grabe. Namunan na siya mananap. Yung sana siya, pagsakit sa mga pangsiyo. Mga pare, magtumoy na subo. Kaya nga nung mga pare, na nasuko ni Jesus, iniwalin mo. Ngayon si Jesus, hait po sinuntian sa mga tao na religyoso. Insulto na dahil si Dungjang Wani. So, managin nun. Why? Because God has been faithful to us in giving us life. Faithful siya na naghatag na kung kinabuhi. O saan naglas yung kinabuhi? That's eternal life. That's life after death. Kinatong kinabuhi karon na nabuhi ta ang ilos, tas nadamuhan ka sa tumama, nag-uhata. That's physical life. Pero ang ipasabutan niya, naghatag na kung kinabuhi, that's life after death. Nga humantang mamatay physical, na kung kalang espiritu, buhi, pero kauban sa Ginoo. Nakuha. So, managini, ang sustaining us each day. I-sustain na matakadlaw, kaya isa kay COVID, pero salamat sa Ginoo ang protection na sa mga born again. Amen. Ah, grabe na karoon ang COVID, di ba? Delta, seconds lang na, matakot. Di ka na kaumaan, 24 hours patay. Oh, igaga, ah, igagaw na ko. Wala 24 hours patay, bubura, o ilan. Pero salamat sa Ginoo, because it was already prophesied by Prophet Sagbo sa panahon sa COVID-19 na nagingon na apay kaming nga virus nga 1,000 times pakaisog sa COVID kung mauna ang Delta variant. Kaya, we need to be vaccinated. Ay, mukha ko ba ng vaccine? Kaya nga, no, para nga, labi na yun, sa puso na lang magpapaksin, John, kaya na iman din sa Ginoo na mabalik sa Cambodia. Ako na namin ticket, plane ticket for Cambodia o Patmay. Ako si Paul, si Puso, si Patmay. Pastura sa si Kihor. Pero na, naudlot tungkol sa COVID. Until na, wapan sa tinawag ni kanang bayari sa 64,000 air tickets. Pero, we pray na mohon kung maungin na i-ano na lang ba? Kumbaga, i-continue lang kung natikip. Ano man, karahang mga tao na nanginanan na sa gawas nga, mas nanginanan lang pag yun ni Jesus. Na mas grabe. Muna! So, unsa po aton, it takes repentance, hard work, and determination to change. So, nanginanan na, oh, repentance. Kung saan repentance? Changing the way you think. Ang repentance, pag kayo mo namang mali, hindi mo nabiyaan, ginagawa ko. Hello, nakuha. Then hard work, determination to change, nga na, dito ka determinado, dito ka, nga mausap ang imong kinayag, matasan. Kaya nga naman, ang kumbaga, ang destiny na to, mabalik yun ta, no? Sa original na pagkabuot sa Ginoo na to, to become an image and likeness of. So Genesis chapter 1 verse 26, di ba? Ngayon nga, let us make man in our image and our own likeness. Unya, kung sa mga itago sa tao, dagway pa ba sa Ginoo? Dagway na si Yawa. Pero sa diha nga na-connected na ni Jesus, ang atong dagway sa mga demonyo, karon dagway na si Ginoo. Kung saan na dagway sa Ginoo? Ang kinaiya sa Ginoo. Dati tama din ng tanon, karon di na, mapinasayunan. Dati tayo lang tanong si Hingan, Makira, TLH, saan na TLH? Tabian, Libakira o? Oh. Iman tayo. TLH. Kung saan lang yung pamilyang TLH? Tehe? Lao? Hakong? Ganyan tayo noon. Pero ngayon, hindi na. Amen! Kung sa una ikaw, tehe, karoon din na magyakar. Kung sa una ikaw, Libakira, karoon din na kay Libakira. Kung sa una agad muso, karoon mapausan. Yung wala na nito, mag-uhon tayo. From glory to glory. Kuha ba? Kumana siya. Dito sa pa, forgiveness.
dapat mag-learn na to forgive ourselves and to forgive others. Pag hindi mo ang sakit, kisagi sa araw ng pakaslan, pinagbidyaan, sakit na! Pero you have to forgive them. Kaya nga ng Ginoo, kung kamo, dili mo makapasaylo, ang ako kamahan, dili po makapasaylo ninyo. So, ano na to? Na prinsipyo mo na sa Ginoo. Kaya kitang tanan ni pasaylo tas Ginoo. Kaya, we have nothing, wala tayo karapatan ni pasaylo sa itong sikap tao. Ano man? Ni pasaylo ganito sa Ginoo. O, kita po kayo tao ni makapasaylo. Isama na, naman mo na yung balaon. Kung pasayloon yung iyong isikat tao, pasayloon o sa tanga mo. Pero pag di mo pasayloon, di sa tanga mo pasayloon. Kasi pero you know, kaya bisag sakit na pagkasakit, Kuya Edi. Pero wala akong magawa. We have to forgive. Amen. Kaya nga naman, ang atong goal, wala it, layo. Bekin sa man ane, ganong ni aman mo dire, o sa man yung itong katuyuan, be. Diba kaluwasan? Langit? Itag, salvation, that's heaven. Luha raman, hell, heaven. Isa to yung natudluan na ane sa itong mga leaders about revelation of heaven and hell. Isa pa lang, how about others? Luha? O, demand mo sa inyong mga leaders dapat patuluan mo ang revelation of heaven and hell para ma-broaden ang iyong knowledge. What is in heaven and what is in hell? Kaya kung when we talk about heaven and hell, wala mang specific na lingon ng Ginoo, di ba? Ang lingon lang niya, what is hell? It's a place of torment. Diba nila? Lugar na mauhaw. Lugar sa, usa ka lugar na puno at kasakit. Usa ang hell, usa ka lugar na na-entrance, wala exit, nga mubalik sa earth, pero na-exit into the most terrible place. That's dagat-dagatang apo. Pero what is heaven? It's a place of? Usa man ang langit, usa ka inanda mga lugar para sa mga tao nga ganunman. Usa ang impyerno, usa ka inandam na lugar para sa mga tao nga wala nangandam. Ako ha? Kaya hindi kayo nagkamali na niya ko karun. Nawa tayo yung ibidaan niya atong Ginoo. So, forgiveness. Although masakit, but you have to forgive people. I-forgive nila ang mga tao. Pero pag di kaya, attend mo sa divine encounter. Why? Because naa ang inner healing of deliverance. What is inner healing? That's healing of your heart. Healing na sa iyong emotion. O sa deliverance, palayas yun ang mga demonyo. O sa na, espiritus kawatan, espiritus tabian, espiritus sa limakira. That's spirit. O palayas yun ang. Mag-inaya sa yawa ba? Pag unsa gani ang atong kaluyahon, mao nang eryahan, mag-i-control ka sa yawa. Nakuha, o mao na ikasal, para nga, wala na makababag sa atong pagpangalagad sa Ginoo. Yun din eh. Then, grace to overcome unfaithfulness. So, and grace to overcome unfaithfulness in a relationship, but it can be done if, only if, both parties are willing to do the hard work to repair the damage that has been done. So, mana, pag naagoy yung mga kagalit, sa guwaton, tungod sa unfaithfulness or loyalty, disloyalty. Ano na? Repent. Hard work. Determination na mabago ka. Magpasaylo ka. Nakakay grasya nga ma-overcome ng imong pagka-unfaithfulness sa inyong relasyon at ikanidan. Kung both parties kamukuha willing to do the hard work to repair the damage. Kaya ka mo mga praise God na naikaslo duha. Bila na lang ka-pair ang nabili. Kisa paano be? Itong ikakasal. Paalam na bukas ang kasal. Ito with this, no? Dili mo? Morning. Okay. So, move po na ta.
understanding. But our faithfulness gave us a sense of trust, confidence, and certainty. Believe that we can count on a person to be true and to be there for us, and that others can count on us to be true, faithful, and there for them. So may di pasabot ka ni mga soon. So mga nagigong din hing, na ang pagka-faithful, ang hatag na to, pagsali, confidence, o saan ang certainty, na kasiguruan sa kinabuhi. Naghatag na, faithfulness gives a relationship of belief. Naghatag na sa usa ka relasyon, ang faithfulness o pagtuo nga makasalig ta sa usa ka tawo nga tinud-anay siya o naa siya panahon sa ato. Makakount on kanila panahon sa ato. Iba, ingan man na itong kinabuhi. Ups and downs. Why? Because, mo naging mga tao pa ni kalibutan na nga, kalakip na yun, kumbaga ang itong mga pagsulis kita. Pero ang kalahi lang, sa usa ka tao na nasa Ginoo, kung nasa yung pagsulay, wala siya naging usapan. Na ay Ginoo kauman. Pero ang usa ka tao na yung pagsulay, na wala si Lord, wala siya kauman. Na Ginoo, kaya ang uban, itong mga tao na, ano na ang mga tao na patiwari, tungkol sa kabugat sa problema, hindi kaya. Nang hindi kaya, kay iya na ginusara sa iyo. Pero pag naa ka sa Ginoo, hinumdumi, wala ka na ginusara. Kauban mo si Lord. Kasama mo si Lord. Muna nga, pag naa, kita tanang mamuhagit pag mga pagsulay sa iyo. Pero nagalainan lang, pag naa ang Ginoo, it's all. Wala ka na ginusara. Kaya, magaan lang. Nga naman, may kaagap ay natalo. Si Lord. Si Jesus. Hello? So, mana din ha, na ang pagka-faithful giliguwari din na sa Ginoo sa patagusan ng tao. Faithful ka in everything we do sa tanan na itong buhaton. Hello? Nabuha pa. So, mana din ha, balik ka din sa itong ibasa na kanang dire, para masabtan na ito eh. Nasabtan ba na ito ni 2 Samuel chapter 15? Okay, ako lang yung kuhaan. Ganun na ay sila na. So, din yung istorya sa Samuel, 2 Samuel. Ang relasyon ni David at kami yung nasiyag sa Lord. Naguba. Why? Because of disloyalty. Naguba for 5 years. Going back to the terrible incident. Ngayon nagkaroon silang problema. Si Absalom o si David ay papa. Tungod kay, na naman, sa diha nga, si Tamar. Kinsa si Tamar? Usa sa mga anak ni David. Si Tamar, na babae ng anak ni David, girape sa iyang anak po nga, isa nga anak na ginalag Amnon. Si Amnon, usapod sa mga anak ni David sa laing babae. Iman mo rin sa Old Testament, kialaw sila nga nagang asawa. Wala kay balaod at that time. Kaya nga naman, para po dagang ng mga tao sa kalibutan. Para mo sanay ang lahi sa mga tao Diyos ko. Kaya ganaw sa Lord. Pero, sa atong panahon karon wala na gialaw sa Lord na magmana ka o magasawa na gano'n. Gani, gihimuan o ka ng balaod sa Levitico during the Old Testament na di nakapwede magasawa na gano'n. Salam. Gibawal na ang magbinyo o first cousin, second and third cousin kung nagbasa mo sa Bible niya. Pero sa una pa yun, wala na, di, ano, kay, ano, kinsa si Abraham, Sarah, half sister sila. Nakuha ba? Half. Pero ano, di alam sa Lord? Kaya wala pa yung balaon na itong panahon na. Pero di, nagunta, pero wala pa yung balaon. Kasi muna naman, ah, David, magami. Usa ka katos, gani ang asawa. Samot ni Sir Solomon, usa ka limpo. Saan ka na limpo? Pero kita, Brad, kamo ba? Namusa ka limpo kasawa, saan ka na limpo, Brad?
ipapili. Ipapili sa Ginoo si Solomon. Usay gusto nimo, bahandi. Ask me, ask anything from me. Bahandi, kadato, ampunan, kasikat. Usa gipangayo ni Solomon. Wisdom. Yan ang wisdom. Ni jud sa wisdom sa sao na ninja pagmanis sa nang sa kalibo kasawa kuno. 700 wives and 300 concubines. Usa ni concubines, puyo-puyo. Ang tanan sila prinsesa, mga gwapa anak dato. Walay matukmok, walay pipitsukin. Usado pa na karon ay mga Katrina Gray, mga ano ba? Mga Miss Universe. Inga na, ano ba? Karang puha-puha po si Solomon. Ang bungan dato pa yun. Kaya, nangayon siya wisdom sa Lord, isa o niya pag-manage. Ang usa ka libo ka asawa, plus mga anak pa. Ibutan na lang kinakagamuyang asawa, o anak, usa, o duha. Ilan na? 3,000. O da, pag-bunga no? Reklamo. O, isa naman! Anak sa ito, ang lapin, ang dayapil. Makapitawin niyo, Miss, what's in the Proverbs? Makapitaw si Solomon, yun ang sila sa Proverbs na. Maayo pa kuno ang pagpuyo sa pag-apaga kaysa makikipon sa mga asawa nga mga kagautawan. Nana, masaya yung Bible na sa Proverbs. May pa kuno magpuyo ka sa pag-apaga kaysa makikipon sa asawa kang asawa nga kagautawan. Masa pila sa kapag sa kalibong, magungan. Oh, ilang ang support mo siya. Agaw ako. Agpante. Wala, libong sa ako. Kaya, nangyay sa wisdom, sa ako. Hello. So, morning na ito po. For 5 years, going back to the terrible incident involving one David's son, Amnon na nakakumit o rape. O niya, ang dimotisot ni Absalom. Nagilong-ilong na siya. Pero sa sulod siya hanap na siya yung plano. Riso na gining mga hibumon lagi. Kaya huwag ka kayo ba kasuko ba na? Nahiubos ba na? Mo nagingon nga. Hanap siya yung plano, no? Kaya huwag ka kayo ba ubusan na nasulod. Well, imagine mo katakatawa, gilong ka, naman ito sulit. Okay, so sa nita po, gilip ni Amnon ang iyang ihap sister na si Tamar ngayon so ni Absalom. So nga nung nasuko man si Absalom sa papa na si David, sabiha nga si David, failure siya sa pag-punish niya sa iyong anak ni si Amnon. Mauna nga, nasuko si Absalom si Tamar. Nakaroon siya ng grudges. So, sa gibuhat niya, siya na muna yung pagpatay ni Amnon. So, pagpatay niya ni Amnon, niya, half-brother, dipalaya sa isang ama, kung bilang katuig, 4 years, na wala'y kita-kita, wala sa di-excommunicated. Bawal text, bawal video call. Oh, tinor. Bawal pakikita. Pero ganunod na si Absalom. O, sige buhat niya. Kaya nga, no, kinsa si Absalom? Kinamagwala nga ang anak ni David na manununod sa trono. Siya ang sunod nga, kumbaga, is the principis siya na may mong king magmawa ni mama. So, usa siya kapatanon, guwapo, huwag ambisyoso. Nakakabisyoso nga tao. Pero, wala siya makahuwat sa iyahang time, termino ng may mong hangin. Wala siya kahuwat. Tingali nga naman, tungod kayo na sa kasuko si mama, or tungod sa grabe ang treatment sa mama niya, nga nakaawat sa birth sa mama, nalimang ka nga ibawalan ka pagkikita, wala siya bisita eh. Unya mo sa pag,
or nasa grid of power. Kaya bitaw, daghanang mga next year pa man unta ang ato ng mga itawag natin election, pero ang mga ubang politician karon nagtanong-tanong. Ano ba? Para makagain sila ang figure sa mga tao. So, sige buhat niya. Sige buhat niya. Dito sa verse 1, sa 2 Samuel chapter 15, wala lang sa anak ko, ano kay taas kayo dito. Sige buhat niya, Absalom. I-develop niya ang entourage of chariots. So, saan ang entourage? O sa kasal, kung saan makita na yung pagkita entourage? Na ay kaslon, na ay officiating minister, na ay mga principal sponsor, secondary sponsor, di ba? The whole entourage. Iyan, di ba sabi niya? I-develop. Nag-hansya chariots, naasya mga horses, nasa yung mga runners na nabuo niya, nagbuo siya kingdom yung kagulingon. Ingano yung mga tao nga mga kanabang rebellious. No? Okay. Sino niya? Ay, si Brad, welcome. Sino ba niyo? Ikaw na? Ika ka dito? Taas? Wala ako dyan. So, unsa niya tabo? Iyang gidaot ang pagkahari sa iyang amahan na si David. Yung sa kahari. O sa ikibot niya? Gidaot niya ang iyang kagaling amahan. No? Then, o sa pa? Pinaagi sa? O sa ikibot niya? Nagbarog siya every day sa ganghaan sa maong palasyo. Kaya nga naman, every day na ay mga tao nga muana dito kay mangayo o justisya. Pero kung sa gibuhat niya, sa gibuhat ni Absalom, nagbarog siya sa gate sa Jerusalem and listening to everyone who came with a complaint or muingon siya kanila, your claims are good and right. Tama nang imuhang reklamo. But it's too bad nga dili ako may na yung mong judge. Hindi na niya ang hari, ulit panahon ninyo nga mabinaw sa yung kaso. Pero it's too bad nga dili ako rin na yung judge sa Jerusalem. Kaya kung ako mao kay huwes, tagaan tajod ka mo o hospisya. O yan sa ato mataw. Namudong dito. Kaya makihusay. Mga yung husay. O hospisya. Siyempre, gibuhat din niya ang salong. Bisan pa o wala siya masayod kung ang ilang reklamo, valid ba o hindi. Kaya, di ba, sa husgado, nga nung dugay mahuman ang kaso. Kaya gitawag ang due process of law, na ay proseso. Nga nung due process of law, to be sure na ang judge, makita niya, sino yung karapat-dapat at dili karapat-dapat nga i-acquit? Para makikita niya nga ang iyang paghatag og judgment, tama siya. Pinaagi sa mga ebidensya. Dili basta-basta ang judge mo tuo na yun. Mangita yun na witness. Kaya tinuod yun. Kaya nga naman, bisan pa ang Bible at ang pasuntiyon, sala na watag og justisya sa taong sanan. O sala po ng magpahantang kagsilot sa usa ka tawo inosente. Matod pa din eh, no? So, mo na yung gibuhat sa verse 2 and 3. Pero lahi ang iyang mahal si David. Lahi si David, maayos siya ng military leader na he was a peacetime ruler. He was responsible, ang iyang ama, responsable siya pagtanaw sa hostisya na dapat niya ang buhatin. Iya, sa uting kayo kung unsab yun, katinood, hindi katinood ang mao, reklamo. Hello? So, muna nga, unsay na tabo? 4 years, nag-work out niya sa loob ang
ang pagsuporta sa mga tao para niya by telling people they want it to. Gusto nila manungog o sa pagbuhat ni Ana o sa ineta po. He's stolen the hearts of the people. Mauna nga bilang leader, bisan ako karon nga niya si Otobangan, I don't want to steal your hearts for me. Nanuman, dapat ang atong kasingkain ituod sa Ginoo, dili sa leader. What if kung ang usa ka leader mo backslide o mo rebelde, mamuyog ka? Isang mali? Hala ko no? Even sa akong mga, na I have my 12 leaders sa babae. Dito sa apostol na ako sa 12 leaders, dito sa foundational leaders. Dapat, kamo, na, kisa yung 144 leaders, ikaw 144 mo, di ba? 144 leaders, pamilya mo. Kamo, namo yung pakawakan na kalag, na, mali. Namo yung panghandol na may gustani, na naghandol na mo house church leaders na mo, di ba? Dapat ang mga kasing-kasing sa mga tao, dili na to kawaton para sa atong kagalingan. Dapat ang ilang mga kasing-kasing nila atong ituon na tuskin mo, dili na to. Why? Because we are not serving leaders, we are serving God. Pag nag-serve ka sa Lord, automatically, kaya rin mo i-serve ang imong alagad. Pag nag-faithful ka sa Ginoo, automatically, faithful ka sa mga leaders. Kung ano yung ipagawa ng mga leaders, gawin mo. Why? Kaya nag-faithful ka sa Lord. Ang mga leaders, o mga apostles, o mga pastors, gipadala sa Ginoo. Pagbantay ninyo sa lumakalang. Pagmatuto ninyo para kamong tanan mainlove sa Ginoo. Kaya mali ng usa ka leader nga kasing-kasing sa isa kong kuhaon niya para niya. Absalom na si Ana. Masabdan? Kaya kamong mga sako, mga nagingon niya, kamong mga leaders, basahon ta mo, pinaagi sa inyong mga sako. Kung asa ang ilang loyalty, naabani mo o sa Ginoo. Pag mingon ka niya ang leader, adin ako musimpa na si Bana, magayon ko kako, niya musunod ka. Ibig sabihin, dili Ginoo imong ilagaran, ang imong leader. That's wrong. Mali. For example, in Jesus' name, mubiya ka ng ministry, musunod po mo. Ha? Mali. Ganun man, because in the kingdom of God, ang prinsipyo sa Ginoo sa kingdom, sa kingdom, nagpahari ta ni Kristo. Ang iyang pulong atong gi-apply sa itong kinabuhi. Huwag ang prinsipyo sa kingdom ingon ani. God is thicker than blood. Sa atong pagpangalagad sa Ginoo, wala ni anakay, wala ni amahanay, wala ni inahan. Kung ang imong amahan mo backslide, pasagdi siya, ayaw sunod. Kaya nga naman ang itong ginagalan ng Ginoo. We are accountable to God. Una, we are not accountable to our leaders, but siyempre, pag kita, ingnan mo na, pag ato nga loyalty, ang atong loyalty, ang atong nga, kumbaga, ang ato nga loyalty, o ato nga kanang faithfulness, dapat natus Ginoo. Nakuha ba? Nasabtan? Muna nga, mali na yun, ana. Kung mubak sila ng asawa, masunod ang bana? Kung saba na? Kumbaga, duha mo na ka-level. Ah, asa mo nga level? Duha mo na. Pastoral level, manani. Blood is thicker than water. Kasi yung masabot na. Mas buka at yun ang kadugo kesa tubig. But in the kingdom of God, bugat ang gingharian sa Ginoo kaysa imong kadugo. Ibig sabihin, wala tayo inigsunay, wala'y amahanay, wala'y anakay, because our salvation is individual. Matapusan na ito, matumbang ta sa trono sa Ginoo. Pero mamot mo na nga-teaching ng tanan nga nagala sa caught up, dili na mo pila sa gitawag o white throne judgment. Saan ang white throne judgment?
Ang tanang tao mo pila na? Great and small, foreigner, Filipino, babae, lalaki. Mupila na, tubangan sa trono sa Diyos. Muhatag siya gusay sa iyong gibuhan, sa kalibutan. Well, siya na sa kalibutan. Ano, hindi ka makaligar, kaya na ay witness. Hindi na pa kayo, Lord, di ba natin, Lord, ang mungin mo na ako, nanglihili ko sa pusilingan. Why? Because, ang atong ginawa sa Kristo sa langit na igigkuptan na tulong kalibro. In heaven, there are three big books. Ang una, Bible. Ikaduwa, Book of Life. Isa ng libro sa kinabuhi. Talaan na siya, suwatan na siya ng libro sa tanang mga tao na nidawa kung nagpahal kay Kristo. Ang ikatulong na libro, suwatan na siya sa ating mga binuhatan, both good and bad, naka-record na sa libro. Kaya panahon sa judgment, seat of Christ, panahon sa white throne judgment, katong-atong diary, matag-usa, amplihan to sa Ginoo. Oh, karong adlaw, sa marana 8. Karong adlaw, August 8, 2021, o si Nanpulano, wala ni Simba, kay Gasga, ganigosyo. Nakabutan dito! Nakabutan ko dito! August 8, 2021, si Malot ni Fellowship. Kaya naman, both good and bad, naka-record. Pero anong gagawin natin pag may naka-record na bad? Ibig sabihin bad, natanim mo sa lahat. Why lahat? Repentance. Ang maka-erase lang, anak, ang atong mga bad works, why lahat maka-erase, anak, sa libro na kikupta ni Jesus is repentance. Sa repentance? Pag-inusol. Pagpakayong pasaylo sa atong mga sala. Morning at lawa sa Tanpulana, August 8, 2021, alas 4, wala mo simba, kaya nasurisuroy, naligo sa daga, naka-record na ka. Oh, morning at lawa, kaya mister, wala mo simba, kaya tuwas ka laguyo. Kaya what I lusot? Hello, let's have that. Eh, patudlo, give mo anak ang revelation of heaven and hell sa inyong leader. Mag-iwanan ninyo, no? Kaya nga, no, daghan yung movement learn. Ngawa na ito na hibaw eh, sa atong daang reliyon sa una. Hello? Okay, asa mo ko taman mo mana? Okay, 10 minutes. Kaya masugura mo yung slides. So, wala na ito mo, no? Nga, kailang nga ay, grabe. 4 years, kaya lumilom sa Absalom, ba? Sige, istoryahan. Pero sa ibuat niya. Ingat to siya sa? Okay, matupadan eh. Ikawat ang kasing-kasing sa mga tao na para ang tasahari. Ikawat niya. Ang simpati sa mga tao na hanan niya. Kaya, nisunod niya. Nagka-increase niya mga followers. Bisag balik siya. Tungod sa iyahang mga maniobra. After 4 years, he lied to his father and said he needed to go to the city of Hebron to worship. Nanagin siya sa ama after 4 years. Ama, mulakaw ko. Wato ko Hebron kay magsimba ko dito. Niya, mutuman ko sa kung saan. Kaya nabunisan si Ginoo. So, ang iyong kamahan, ligawas ko yung pagkamahan, di ba? Pagkamahan ka. Manigay yung dagang kamahan, huwag kapatay o ganang. Pero lang anak, kapatay kamahan. Ama, so, napatigbabo ang iyang amahan ng nagugma ni David. So, gitugtan siya, okay, go. And fulfill your vow. So, nisalik si David sa iyang anak na si Absalom. Not knowing nga ni disloyal na diya si Absalom. Si Mama, kaya naman, unsa magiging tuyo sa Hebron? Unsa magiging ang tinor ng libot ni Absalom? Ni disobey siya sa iyang amahan. Nay mo siyang unfaithful, nay mo siyang disloyal sa iyong amahan. O sa gibuhat, nag-proclaim siya as king. Nag-declare siya as king. Dito sa Hebron. He declared himself as king. Kaya nga naman, nagkaroon o kodita. Saan ang kodita? Para magsabot mo, katong may tabo sa 1986 resulto.
sa EDSA, kato at that time, I was 4-year college, pirmi may white, wa may klase pirmi, kato amis kapkrami, kami gili, kapantay na to sa gili, kung ibubahan pa may patay bitanan. Usang si Manu way klase, ora man sa mga sila, sa Manila. So, mana dyan na, usang sa nita po, nagkudita, nagkaroon ng kudita, unyay ang gini-try ka, galing mag asking, puli si mama. Wala tao kay balong yung amahan. Sa isa yung mo si nana. So, unsa man yung Hebron, as sure, para masabta na to. Ang Hebron is 20 miles siya kalayon, south of Jerusalem. Unya, kaling Hebron, mo na siya capital city noon. Pero pag kahari ni David, ang city, gibalihin sa Jerusalem. Kaya din na Hebron. So, ang mga tao na disappointed sa lugar sa Hebron. Ay nga naman, di na siyudad ang ilang lugar. So, daghan na nangawala. Financially, kaya nga naman, ito na move. I-move na sa Jerusalem. So, sa ibang ni Absalom, iyang gi-take for granted ang mga tao na nasuko ni David. So, iyang gi, kung sa may gibot niya, iyang gi-pangita itong mga tao na nidapig niya. Ay kasuko. So, nagkaroon o conspiracy. So, ni conspiracy. Kunsabo. So, ang conspiracy, they grow stronger and Absalom's powers kept increasing. Nag-increase, nilagan. Then, ang salita po sa verse 13, sa second Samuel, chapter 13, a messenger came to David and told him what was happening. The hearts of men of Israel after David. So, after Absalom, so the people were with Absalom, David, and servants. So, unsa ni tabo? Didapig na ni Absalom. Itraidor ng mga tao. Kaya nagkaroon ng grabing kagubot sa napamilya. Gubot lang sa mistake ni David. Pag-banish yung anak. Na nag-rape sa usan niya ka anak. Hello? Nakuha ba? So, mga ito ni tabo, mga kaitsunan. Hello, kasabdan. So, nakita ninyo unsa kanako kakadaot ang mahimo sa usa ka tawo na traitor. Wala na nang pili, amahan man ang anak. Ganon traitor. Ganon sakit din traitoran ka. Kaya wala makakaibaw. Mayo biso-biso. Usol. Muli sa isa akong konsol. Biso-biso ang kalupa. Ipatay na pala-slipod. May mga tao nga na, di ba, na may katubangan, pero sa lingkod, wana, amak na. Sabi mong lingkod, ay puno na bukod. Wana yung nun. Sige, kot-kot yung mong lingkod. Atubang, ay sis, pero lingkod, ay. So, di tama ng Lord. Amen, di tama ng Lord. Ni Absalom. Nakuha ba? So, wana tayo tayo, mato lang yung i-continue next time. Itas-taas yung topic anyway. Matagadali. Dapat tayo na-learn mo kung saan. Amen. Dininapit natin na katakunan. Amen. Kung sa may atong buhaton sa atong na nakatunan. Atong pinumlumi always mag-faithful o mag-loyal sa tama. Dili sa mali. Okay, so ako niya ang itanan, manigunta patapos sa ato servisyo. Heavenly Father, thank you so much, Lord. Sa iyong mensahe ni Noon, para namin tanan. That we must ought to be loyal and faithful to you, Lord, because in the first place, you are faithful to us. So much. Salamat sa iyong faithfulness, Panginoon, na pinaagi ninyo ng kapatuloy ng kalamasan. Sa among kalag, I know kami tanan mga matay with me physically because ingon kasi mo pulong Romans 6:23 for the wages of sin is death. But the gift of life is it. But the gift is eternal life. Ang gasa ni mong Ginoo para na mo, mauna ang ginawi na walay katapusan. Lord, help us to be faithful to you, Panginoon. No matter what, kung sa pa among pagdaanan,
mga pagsulay sa kinabuhi, mga challenges. I know, kami tanan mo ang gigimini, pag-uyog sa among pagtuon. Para na kami mahimong ligon, para na kapusang mga adlaw, in preparation for the tribulation. I know, kami tanan mo ang gigimini, anak. Makabot pag yung mga anak tanan, ganang magtinatap kayo. 666. Huwag akong pag-angko ng tanan mo, ligonon kami noon. Kapag kami kaiso, kapag marugod kami, kaya kalibo, O Diyos. And thank you, Lord, yung makatawahan niya, karoon yung ipadala, na makatabang sila, to advance your kingdom. Ako kineclare na sila pang kamubali, matuma na ang inasangod, na sugo, yung mga, foundational, 144 leaders, sa makatawahan niya, ipadala niya, ako niya. Lord, panalangin silang tanan, na kung grow ba sila, o dugang pa, o laong pagyan sila, silang pagkita niya, kanin po, sa ilang pagpangalaga niya, kanin. Salamat po. Wala lain makabago na mo kundi ikaw. Wala lain Ginoo nga magapa. Hamtong ka na mo kundi ikaw lang po Ginoo. Salamat po God na ang tanan mo lahutay kayo. Kaya ihon kasi mong pulong ang lahutay lamang ng manmas. O Lord, ang mong mga pulong ni Kapuro na ang sinduhan din na akin. Sa ilang pagsunod sa mong manawang tayo sa mga first fruit, Ginoo panalangin niyo ang nagkamot, mag-faithfully na naghatang din ni isisig pagsunod sa imong kasubuan. Lord, panalangini ang mga sources alang makintahan. It could be businesses or ilahang mga salaries. Haleluya sa mga ginagmayang business. Panalangini ang tanan. Mauswag. Mauspan ang mga negosyo. Isang pan. We are in the midst of panapagbibig, Lord. Salamat na din affected ang mga negosyo sa mga kanakan. Salamat, Lord, na kini, na sa Lipianon, amon din magamit to advance your kingdom. Ganun po makalag, padala na mo din ang kini sa kukulan. Lord, panalangin niya matalusa, upisan pa sa ng pagpamauli. Lord, akong gilin niya nila, yung humma, kalinaw, kalimpay, kalasin, pabalo nila silang pagpamauli, uban din yung proteksyon. X.